Magandang araw po muli sa ating lahat. Ngayon po ay meron akong muling mensahe sa inyo po na may kinalaman sa COVID-19. We have an invisible enemy. Alam niyo po, ito ay naka-apekto na sa 122 countries. Affected po ng virus na ito. At wala pa pong isang country man lang, wala pang isang bansa man lang na makapagsasabing 100% na po nilang na-contain ang virus na ito. Yung pong una pong nagbigay ako ng mensahe, that was March 13, gabi po yun eh, 10 PM po ng Friday yon, na ang na-confirm pong cases ng Pilipinas, local po, 64. Ang namatay, 5. Ang recovered, 2. Noong pong 14, one day lang apart, ang na-confirm pong cases ay 111. Nag-jump na po sa 111. Ang namatay po ay 8. Ang naka-recover ay 3. Noong pong March 15, noong last Sunday, naging 140 na po ang na-confirm case at ang namatay na po ay 12 at ang naka-recover po ay 5. Noong pong March 17, naging 187 po. At noong pong March 18, ang confirmed cases na po ay 193. Ang namatay po ay 14, ang naka-recover ay 7. Meron pong 3 responses ang buong mundo sa bagay na ito. Namely, ang responses po ito ay response ng government, response ng community, at response ng church. Ito po ay katulad ng isang silya na 3 ang paa. At ito pong 3-legged chair na ito, kung isa po rito ay hindi magpa-function, hindi po ito makakatulay. Tayo niyo po, doon sa response ng government, ang tawag nila ay lockdown, ang tawag po naman natin dito sa atin ay community quarantine. Ini-stop ang movement ng mga tao. Mga minamahal ng Panginoon, ang virus ay walang paa, hindi ito naglalakad at wala itong isip. Ito po ay natatransmit sa pamamagitan ng mga tao na infected nito, na hindi niya alam na infected siya, na itatransfer niya sa mga taong closest sa kanya, maging kanyang family. Now, yung pong response ng government, mahirap po na makaisip kaagad sila ng effective na sistema. Mangyari po, sila ay nag-iisip ng paraan na magiging effective, and yet, nakaka-inconveniente ito sa mga tao. Nakita ko po kung paanong doon po sa mga barricades at dumadaan ang ating pong mga kababayan, nakikiusap. Gusto makaget through, makalampas. Papasok po sila sa mga trabaho nila because if they don't work, they won't eat. Hindi sila kakain kung hindi sila magtatrabaho. Ang government hindi po maipangako sa ngayon na susuplayan ang kanilang pagkain. So makakaligtas nga raw sila sa COVID-19, pero ikamamatay naman nila ay gutom. Hindi po ba kahabag-habag yung kalagayang yon? Ang government nagsisikap na matulungan ng mga tao. Ang community na tinutulungan na hindi sila maintindihan na inconveniente, na gusto nila i-business as usual or matugunan yung kanilang need na talaga naman pong legitimate ang kanilang need. Talaga ang pangangailangan nila ay tunay na tunay at ang kailangan nila ay food, pagkain po sa pang-araw-araw. Ito po isang seryosong bagay. Kung exhausted na ang lahat ng solusyon ng tao sa ngayon, wala pang 100% na nagsasabing na-contain nila ito. Kailangan po natin dito ay wisdom ng Diyos. Meron pong pangyayaring katulad nito sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang tugon ng church. Dito po sa Mark 6 verse 34, nung nagkatawan tao po ang Diyos sa katawan ng Panginoong Jesucristo, paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Hindi ko po maididetalye ito sa maiksing mensahe ko na ito. Ang layunin ko po ng aking isineshare sa inyo ay walang kinalaman po sa religion, kundi may kinalaman po ito kung paano tayo ay magtatagumpay ng may kapayapaan at walang kalituhan. Sapagkat pag tayo po ay nagkaroon ng kalituhan, na confused tayo, nagpanic, nakita niyo, panic buying is not the solution. Pag tayo po ay nagpanic buying, magkakaroon po ng artificial shortage, tataas po ang presyo. That is the law of supply and demand.
So, ang solution po doon, ay labanan natin ito na may kapayapaan at ang kapayapaan lamang ay magmumula sa prinsipe ng kapayapaan at ang prinsipe ng kapayapaan ay ang Panginoong Jesus. Without talking any religion po. I'm talking about truth. And since we are dealing with an invisible enemy, we have to deal with this enemy seriously. Noon po, ang sinasabi po sa atin ng WHO ay droplet, yung pong mga sa sipon, pong pag umubo, napahatching. Pero now, ang sinasabi po nila ay it could be airborne. Maraming na mahal ng Panginoon. Wala pang human solution na nagtagumpay ng 100%. Ang buong mundo ay lumalaban, pero wala pa pong 100%. So, ano po ang kailangan natin sa invisible enemy? Pag invisible ang ating kaaway, hindi effective ang ating matang nakamulat. Kailangan tayo pumikit at tayo mananalangin at magtitiwala sa Diyos na di natin nakikita sapagkat siya ang makikidigma para sa atin. Nung unang panahon sa Old Testament, ay ganoon na ang sinabi ng Panginoon, I will fight for you. Now sa John 16:33, nung ang Diyos ay nagkatawang tao, sabi ng Panginoong Jesucristo, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Sabi niya, merong kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So paano tayo magtatagumpay? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Kanya. Sa wikang English, these things I have spoken to you that in me, you may have peace. In the world, you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Kailangan po natin sa ganitong klase ng digmaan ang wisdom na nagmumula sa Diyos. At kailangan po natin na labanan ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabi mo sa 1 John 5 verse 4 and 5, sapagkat napagtatagumpayan ang bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, paano po tayo magtatagumpay? Pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po sa verse 5, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Merong reason kung bakit siya nagkatawang tao, hindi lang para tayo iligtas, kundi upang habang tayo ay naghihintay doon sa ating final destination. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, sa langit, kundi sa pamamagitan ko, ating final destination. Kailangan tayo ay sumampalataya sa Kanya sapagkat makapagtatagumpay tayo sa sanlibutan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa anak ng Diyos. Siya nagturo sa atin ng maraming bagay. Don't miss this one. Please, don't miss this one. Habang nanonood po ako sa kalituhan ng mga tao, habang sila ay nakikiusap doon sa mga pulis na tumutugon lamang sa kanilang tungkulin, nakikita ko po yung lungkot sa mukha nila. Ako po ay nalulungkot. Alam niyo po, hindi lamang yung COVID ang problema. Ang problema nila ay kakainin. Sabi nila, makakaligtas ako sa COVID. Pero paano naman kami mabubuhay kung kami hindi kakain? Talagang tunay po ang response ng community sa approach ng government. Hindi pa tayo maaaring maging business as usual. Kailangan po tayo magkaroon ng flexibility. Kailangan po tayo mag-response dito. A three-legged chair ang solusyon. Government, community, church. Kailangan po magkaisa. Wala pong kapasidad ang virus na umatak nang hindi gumagamit ng tao. Ang taong infected ang maghahatid dito maging sa kanyang mga mahal sa buhay without even knowing it. Kaya kailangan po natin itong message na ito. Kailangan po natin ang pagkakaisang ito. Sapagkat for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith, mga minamahal, our faith in Jesus alone. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Please, huwag po tayong magkontrahan sa ating mga minds. Let us be one. I-handle po natin ito ng may pagtitiwala. Hindi sa kapwa-tao, kundi sa Diyos. Wala nang magawa po ang tao. Ang Diyos ang meron. Sa Revelation 12:11, tinan niyo po. And they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Paano po nagtagumpay? Blood.
Ginawa na ni Jesus yan, even before we were born. Ginawa na niya ang victory na ito. Natatayuan na lamang natin ngayon. At ang ating pong testimony, ibig sabihin, naniniwala tayo sa kanyang ginawa at hindi sa ating magagawa. At yung pagiging unselfish, they did not love their lives to the death. Hindi sila makasarili. Nag-iisip sila kung paano magtulungan. Mga minamahal ng Panginoon, kung kayo po'y may mga kaya, marami pong nagugutom na kababayan. Magugutom sila. Nagsisimula pa lang ito. Pero magugutom sila. We need help. Every help. Kaya mga minamahal ng Panginoon, tayo magsama-sama sa dito sa bagay na ito, ang pag-ibig ng Diyos, ito po ang dapat na umiral sa ating lahat, mga minamahal ng Panginoon. Sa Exodus, doon sa lumang tipan, nung nagmamatigas po ang mga unbeliever, yung mga Egyptians na ayaw paalisin ang mga Israelites, ayaw nilang palayain at gusto nilang maging slave nila forever. Pero finally, sinabi ni Yahweh na magpapadala siya ng salot. At ito po ang sabi sa verse 13. Basahin po natin. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And then, when I see the blood, I will pass over you and the plague, virus, COVID, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Mga minamahal ng Panginoon, ito po ang separation ng believer sa unbeliever ng Diyos. Now, sa verse 14 po, tinan niyo po. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. Hanggang sa ating panahon ngayon. You shall keep it. You shall keep it. Isa pa. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. Very effective po itong word na ito. Hanggang sa Revelation, sa kahuli-huli yan sa ating panahon. And they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ano dapat natin gawin? Prayer. Mga minamahal ng Panginoon, ulitin ko po, hindi basta prayer. We need effective prayer. A prayer na meron pong impact. Hindi po dasal. Panalangin may pananampalataya ang kailangan natin. Mga minamahal ng Panginoon, please po, pananampalataya sa Diyos ang kailangan natin. At para malaman natin ang tunay na pananampalataya sa Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo, sa Kanya po tayo magtiwala. Tingnan niyo po ang tinuro ni Jesus. Matthew 18, verse 18 to 20. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Sa Greek word po yun, deo. Ibig sabihin doon, to restrain. Huwag bibigyan ng kapahintulutan yung ipagbawal. Ang ipagbawal ninyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Mga minamahal ng Panginoon, ang kalangitan po ang authority. Ang Diyos ang authority. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Kaya hindi po basta dasal. Panalangin may pananampalataya na may pagkakaisa na ang tiwala ay sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo, sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. So sa mga tweet, ito po ang effective prayer na tayo magkaisa. I'm calling for unity. Ako po'y nananawagan na sa mga sandaling ito, i-set aside natin ang religion at tayo po ay magkaisa. Wala po tayong choice kundi tayo magkaisa. Hindi po nagtatagumpay ang wisdom ng tao. Ang magtatagumpay dito ay wisdom ng Diyos. Since we are dealing with an invisible enemy, labanan natin ito. Simulan natin siyang masugpo sa pamamagitan ng invisible na kakampi. Ang Diyos. At makatwid po, mga minamahal ng Panginoon, para tayo maging magkakaisa, manalangin tayo unang-una na si Jesucristo gawain nating Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Alam ko po, naniniwala kayo sa Kanya. Pero sa pagkakataong ito, naniniwala at tatanggapin natin siya. Sapagkat lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At sapagkat anak, hindi kaalipin, kundi anak, sapagkat
Anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kanyang kalooban. Sambitin niyo po ang panalangin ito ng buong puso. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa akin na walang kapantay. Na bago pa man po ako isinilang, ay inilaan mo na ang buhay ko upang makapiling mo magpakailanman sa pamagitan ng iyong bugtong nanak na nagkatawang tao, na umako ng lahat ng aking kasalanan at tumubos sa aking mga kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng aking kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kaya't isinugo mo siya, sino mang sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban mo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabay-sabay po tayo. Panginoong Jesus, buong puso't kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. At maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo po sa akin. Salamat po sa iyong pangalan. Ako ay kapwa tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Salamat po in Jesus' name. Amen. Nung sambitin niyo po ang panalangin yan, tayo po ay kapwa tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos at mananalangin po tayo yun sa akin pong isinyer kanina na turo ni Jesus na prayer. Ang ipagbawal ninyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot ninyo sa lupa, ipahintulot sa langit. Kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Ito ngayon tayo at mananalangin tayo ng protection, mananalangin tayo ng katagumpayan, mananalangin tayo ng protection para sa ating mga family. Sama-sama po tayo. Ipikit po natin ating mga mata. Labanan natin ang invisible enemy sa pamamagitan ng ating invisible na kakampi, ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Oh Father, sama-sama po kami ng iyong mga minamahal. Dumudulog po kami sa iyong paanan sa pangalan ng imbugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo. Salamat po Panginoon na napagtagumpayan namin ang Diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero, sa pamagitan ng aming patotoo, at hindi namin inibig ang aming buhay hanggang wakas. Sama-sama po kami na inililift up namin sa iyo, Panginoon, ang COVID-19. Ito pong virus na ito na nakaka-apekto sa maraming buhay. Lord, ang mensahe po ng COVID-19 ay kapinsalaan, kapahamakan at kamatayan. Pero ang mensahe po ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang dugo ay buhay, katagumpayan, at ito po ang aming maasahan. Kaya't lumalapit kayo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay magtatagumpay. Takpan mo po ng iyong banal na dugo ang sambahayan ng bawat kausap ko ngayon, ng bawat nakikinig ng mensaheng ito. Cover them with the most precious blood of Jesus. Cover their home. Cover their family. Takpan mo po ng iyong banal na dugo, Panginoon, ng kanilang sambahayan. At maraming salamat po, Panginoon, sa panalangin ito ng pagkakaisa na itinuro mo sa amin. Ang talian namin sa lupa ay tatalian sa langit. Ang kalagayan namin sa lupa ay kakalagayan sa langit. Ang mapagkaisahan ng dalawa o tatlo ay tutugunin ng Ama. Kaya tinatalian ko ang plague na ito sa pangalan ni Jesus. COVID-19, you are bound in the name of Jesus and I declare you powerless. Hindi ka makaka-apekto sa amin dahil sa aming pananampalataya. They overcame Him by the blood of the Lamb. By the word of their testimony, they did not love their lives to the death. Sino magtatagumpay sa sanlibutang ito kundi siya na nananalig na si Jesus ay anak ng Diyos? At paano sila nagtagumpay? Pananampalataya po. Ay, salamat po, Panginoon. Kami po ay nananalig sa iyo. Kami po ay sumasampalataya sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Thank you for the power of the blood. And I pray for your wisdom, O Father. Instead na po kami magreklamo, kami po ay mananalangin. Instead na po kami, Panginoon, ay matumingi sa mga kakulangan, sa pagkaing pangangailangan, titingin po kami sa aming pananampalataya. Sapagkat yan ang itinuro mo sa amin. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kasama po mga pagkain, inumin, damit na isusuot at lahat. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Dinadalangin po namin ang leadership ng aming government. Mula po sa aming Presidente Duterte, idinadalangin po namin, Panginoon Lord. Ang nasa local government, idinadalangin po namin, Panginoon. Ang mga tagapagpatupad ng batas, ang mga alagad ng batas, ang mga sundalo,
inidadalangin namin, pag-ingatan niyo po sila, O Panginoon. Ang exposure nila, O Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga nurses, ang mga doctors, Lord, na nag-a-attend sa mga may karamdaman, Lord, pag-ingatan niyo po sila. Cover them with the blood of Jesus, and I pray, Father, Lord, for unity in the faith in Jesus Christ. Nanawa po, Panginoon, magkaisa ang lahat. Panginoon, sapagkat ang iyong habag ay nasa amin, bago pa kami pinanganak, ay kinahabagan mo na kami. At maraming salamat sa iyong mga katuruan kung paano namin mapapagtagumpayan ang sanlibutan. Sa pamagitan ng aming pananampalataya. At sinabi mo sa iyong salita, according to your faith, let it be to you. Lord, nananalig po kami, ligtas kami. Nananalig po kami, Panginoon, protected po kami. Naniniwala po kami, Panginoon, nananalig kami, we are victorious. All the praise, all the glory, all the honor belongs to you. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for giving me this opportunity to share the victory of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang sambahayan na nakinig. Pag-ingatan niyo po. Cover them, Lord, ang sambahayan, Lord, na nagtiwala sa iyo. At maraming salamat po, Lord. Ang relationship ang pinahalagahan mo, hindi ang aming mga religious belief, kundi ang aming relationship sa iyo. We trust in you, Lord. All the praise, all the glory, all the honor belongs to you. In Jesus' name, Amen. Pagpalain po kay lahat ng Panginoon, pag-iingat niya, nawa'y manatili po sa inyong lahat. Patuloy ko pong ipag-pray ang inyo pong kaligtasan. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan. God bless you all. Till we meet again. In Jesus' name.